ang early registration pagpaygayo nini sa milabay nga tuig nakatabang og dako ngadto kanila. School head sa Dalamas Elementary School ni Bobby Napiri ipaklarong dakong tabang sa mga ginikanan o mga personahe sa DepEd ang pagpaygayon sa National Early Registration. Samtang Tomas Kabili Principal Dr. Annie Howe misigurong enroll na mga estudyante kung malista sa early registration. Pabutan ninyo makasama ang detalye kalabot nini. Kato ang hisgutana sa ripa at usang ang nangandang estrapiko. Hoy! Kami! In the morning! Kasama sa balita, Paul and Lorde. DDDXIC RMM Report. Kasama ang Rabel, no? Uban sa magkusong na ulan na nagkatumulabog sa itong mga kaisunan, labing address mo ay Palao Market. Kuwantang kapurma ang itong mga negosyante dito sa gawas na bahay kaming walang mga pwisto sa sulod o kaya ang atusang mga kaisunan mamalitay at napungos sa pangkaligo sa sayong kabuntagon matikan lagi sa kalit kayong pangbundang sa ulan sa kahintang sa itong tropiko at ang kalimutan dito sa may Manila Street at ang masinate no, nga sarangan lang no, ang dadyan sa itong mga sakinan sa mayubay na mga sakinan yan hindi. Doon ay mga motorila, kita dito sa Magsakan. Doon ay mga jeep, no, kita sa South, Front Line. O doon ay sa mga tricycle, mga motorsiklo, mga balapal, gato na nakita karong puntaga. At ito ay isang nasangkit na dapit. O kaya, ano yung atas corner Ortula, at corner Akaling Ortula Street. At sa iwa ay mga sakinan pa nangagi karong mga puntaga. O kaya sa mga ginaldo, itong makita usap. Video upside pa ang dagan sa itong mga sakinan kining oras sa Kabuntagon. Palipot sa itong Palao Market upside pa karong mga oras sa Kabuntagon gumikan kay kuano, wapod kayo magkabaklay sa kadalanan na itong mga isunan at nagkagaran ni Abo Agi dito sa Kalisay Block no, nabibig kay doon na pa ipag ulan-ulan kining oras sa Kabuntagon karong patahod at itong pangalita doon na pa ipag ulan-ulan. O niya, sa mga parte niya itong sinasaligan, bumigyan kayo sa lipa, maangkong niya po na ito ang gag-size, gag-size na piko. May manuhalaw sa dato na itong mga girikanan, gano'n na may klase karong buntaga, pagdalaog mga bayong sa ilang mga anak, mga kaputi, o mga pang mga proteksyon sa ilahang lawas, kadilikado kayo karong panahon na usok ay hilanap, o mga sipon, o mga pang mga balatias atong mga kabataan. Sa kainang sa pratiko, sa ginagupan, normal, o nga palinaon, ninigura sa kabuntagon. Kasama mo sa pratiko, po ganyan ito na, amat! Okay, salamat po sa paglulagoy sa dagan sa tuog trapiko dito sa sentrong bahin sa tuog Dakbayan. Sinugis gikan sa pag-asa lakat sa panahon ang northeast monsoon makapikto karon panahon na og dili masinati sa Luzon ang maong northeast monsoon samtang ang Caraga ug ang rehiyon sa Davao ingon man ang northern Mindanao region makasinati og pangadulom nga kalangitan nga dunay pagpaliksik hangtod sa igoigong pag-ulan samtang dili sa atoa sa Iligan kusog ang ulan tud sa maong kahintang sa panahon ug usab ang kalangitan adunay pagpangidlat o pagdalagdog samtang ang Cagayan Valley o ang Lalawigan sa Aurora makasinati o dag-umon na kalangitan nga dunay pagpanaligsik ang Metro Manila o ang nahabiling bahin sa nasod makasinati o medyo panganurin na kalangitan nga dunay pat-at-pat-at na pagpanaligsik igrigo ngadto sa kusog ng huro sa amin magagikan sa amihanang Sidlakan ang matagamtaman sa Luzon o sa mga kabaybayunan nini mahimong ayaay ngadto sa pagkabaluron ang tibuok kapupud-an ug ang mga kabaybayonan adunay ayay ngadto sa baluron nga kadagatan. Sa laing dapit ang hangin mahimong hinay hangtod sa igoigo nga huros gikan sa amihanang Sidlakan hangtod sa amihanang bahin nini nga adunay ayay hangtod sa igoigong pagbalod sa kadagatan. Ang adlaw musubang karon sa may alas 6:25 sa kabuntagon ug musalop karong hapon sa may alas 5:50 Chris sa kahapunon. Mao kadto ang lakat sa panahon. Straight to the point.
Labota ang ato apa pa rin sa pag-iskot makasama din sa ato tulumanon o update ka labota sa netabong kidnapping pag-release din sa biktima sa ato ang pagparayan din sa straight to the point. Na-release din din ang katong si Alex Espino. Espino? Oo, katong kidnap victim na itabo ni netong inirosize din sa Maydalang Ruhas. O gidaan ni dito sa gingong lungsod sa muna Ilanao del Norte girelease ni netong Sabado sa gabi. So alas 8 ang takna sa gabi o ito na karabaring adlaw na Sabado. Ito na isa iran ang detalye, kuya. So happy chap mag mo abot ang usa ka bulan no, sa dihang kuan na biktima sa kidnap katong usa ka Alex sa Spain. Samtang katong usa ka na kidnap gyapon, kuya. Kasi nagdibing ang tigdam ng gyapon ba ano? Pag-iapon. Pag-iapon. Salamat, gyapon ta. Kaya naanin, naka-reasoning. Atong i-congratulate itong mga sakop sa PNP. Naming kamot nga mabuhian ngayon. Ito maong kidnap victim. Naman ang Armed Forces of the Philippines. Ito pa salamatan itong mga sakop sa Armado Kusok sa Naso. Sa pagbalik na ito, mabutan ninyo ang mga detalye din sa ito ay tulubanon sa Straight to the Point. Straight to the Point! Oras, mga kasama, tatak, alas 6:26 sa bundag. RMN! Sipon virus sa hangin, sipon virus sa baso, sa kamay ni Junior, sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-NeoZep, 2 times faster magmagaling kaysa tubig at pahinga. NeoZep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa, pakis naman. Sige ba? NeoZep, paspasgin hawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of NeoZep. If symptoms persist, consult your doctor. Jump, jump, jump! Pagnahuman sa akong trabaho, magjano na po kita. Tapos, tapos, istorya, istorya, masiyaw, siyaw! Inom na to! Samtang ga-inom o Gold Eagle Beer, mag-relax, relax lang ta. Importante ni, kay ugma mulihok na usap na yung trabaho. Aron makasiguro, na pirmitan ka na. Lahi o lahi ang pagka-relax. Gikan sa Gold Eagle Beer, makondisyon ka. Ug may kumpensa ka. Jamming na ta. Hey, kuyog tang magjamming, kuyog tang mag-Goldie Gold Beer. Kinahanglan responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa atong trabaho, magjamming na pud kita. Samtang gainom og Gold Eagle Beer. Bye. Kuyog tang magjamming, kuyog tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. DXIC. Tatak RMN. Ang atong tulumanon kini gipaluwan sa Mediguha sa Jury Box Plus Herbal Capsule. Alas sa dunay mga gihambing nga balatian gamit sa pinakakusog na herbal capsule ang Ceritox herbal capsule. Kini usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas o usab tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian puno sa nutrition paligid sa mga vital organs. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas, wagtanga ang mga imong balatian, batunay maayong panglawas. Inom sa pinakakusog na herbal capsule Ceritox plus herbal capsule ang pinakakusog. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Ken Patangan, Barangay Kagawad sa Pian Polanco, Zamboanga del Norte. Sakit kayo akong pagpangihi ug tagagmay ra akong maihi. Sa pag-inom nako og G-Detox Plus sulod sa tulo ka adlaw, akong namatikdan nga dunay alibyo ug nagtuo ko nga kung akong padayonon maayo gid ko. Nakahurot ko 15 ka kapsul ug natingala kog dako kaysa pag-ihi nako. Dunay ning gawas nga kidney stone pareha ka dako sa filter sa sigarilyo. Karon maayo na akong pagpangihi. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shema Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog! Oh, 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 I'm being
pagsugod pa lang sa buntag, nisi na. O pag-share sa Coca-Cola. Aron na tibok adlaw nimo, good vibes. Oh, imong isi na. Si kinsama lang imong hatagag kalipay karon. Malipayong pahinumdom gikan sa Coca-Cola. Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumauti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine, and maleate is a generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang tatlo ng Coca-Cola! Ay, 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant freeload! And millions of freeload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pamasok pagloob hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke, space code to 2653! Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghano. Magkaulid na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murang higante. Aron makadaginot. Mga anak, tabaga na ito. Iyabo ka ng detergent. Powder, one, two, iyabo! Sa kaadlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamaya man ng juice asyong. Unta, takot ba rin ito arong makadagino? Dali gamay ka ng 5 pesos na juice asyong. Mahimong dagong litro niya sa tubo. Mawa mabot hangtod sa kasimana sa pamilyang sawa nato, kudagko. Bah, sulit di ay ang 5 pesos na joy. Sa dagkong pamilya, dagong sulit ang joy. 5 pesos, mabot ang sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero uno. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXVC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1 RMN. Pinakamaraming nakikinig RMN. Pinakamaraming natutunuhan RMN. Pinakamaraming advertisers RMN. Pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legaspi, Masbate, Ormoto, Gigarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number one is Tatak, RMN. Straight to the point! Okay, sa tong pagparaan din sa parang uban sa straight to the point. Kaya karoon na tumabuton nga may nabisab na ito ning butaga si Senator Chess Escudero, no? Katong wala na ito, mahina yun ito na kalabay ng Biyernes. O manginaw ta karoon na ito na siya may nabi live din sa itong tulungan sa straight to the point. Kaya sila ng bayan, karoon buntag, mga kasama. Mas paborba sa mga ginikanan o isidyante ang pagpagayo ng early registration sa DepEd aron pangandaman ang pag-abli sa klase 2013-2014. Rabil Emborong at Attorney Manny Saliban sa Straight to the Point. At ang unahon, napamahayag ni Consul Anghay, may butiag at akong pabor sa mga ginikanan o isidyante ang pagpagayo ng early registration sa DepEd. Kasasalita, Jemir Kabanday. Atak RMN Investigative Report. Makaayo gayon alang sa mga ginikanan o estudyante ang pagpaygayo ng early registration sa buhatan sa edukasyon sa Tibuok Nasod. Kinuwagibot lang ni City Councilor Ayel Anghay kit sa chairman sa edukasyon sa hawanan sa konseho. Matod pa ni Anghay nga dakong pabor kini alang sa mga ginikanan o estudyante tungod dili na hasol kanila sa umaabot ng enrollment sa bakasyon tungod nakalista ng mandaan ang pangalan sa ilang mga anak. Dakong tabang usab kini sa DepEd tungod ilang mapangandaman daan ang mga kakulangon ingon man ihap unya sa mga estudyante sa pagbuka sa klase tuig 2013-2014. Basta ako niya, nakukupaburo ang ano na kaya sa registration sa ito mga kabataan. Tungod kaya ang registration para madetermina na ito kung pila ang ino sa ito kindergarten na mo ay kumukaroon sa ito ang ito kindergarten o grade 1 o
Cagayan de City Council ayal ang hangin ay labi sa Radyo Manila Nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Cabanday. Tatak Alamen. Radyo mo Nationwide. Straight to the point. Okay, si City Councilor Ariel Anghay, ang chairman sa Committee on Education, diyan sa Saguni ang pandunso. Matabang yung itong paghigayin ka rin sa early registration kaya. Pero na pangandaman ang pag-abi sa klase, 2013, 2014. Okay, berita sa retired school principal 4. Madaming sabi lang ni Libo, retired school principal 4 sa North 1 Central School. Lubutsyag na dako kayong tabang sa mga ginikanan ang gipahigayon ng National Early Registration sa DepEd. Kasama mo sa berita, GC Chris Kinabato. RNN Investigative Report. Mas pabor ngadto sa mga ginikanan ug mga kabataan ang pagpahigayon ug National Early Registration sa mga tunghaan dinusa sa mga programa sa Department of Education kung DepEd. Mao kini ang gibutyag ni Mama Maria Isabel Anunueva, ang retired school principal for sa North 1 Central School ug kasamtang full-time instructor sa St. Peter's College nga nahinabi sa Army News Team. Labot sa eskutanan ng CBN kung pabor ba sa mga ginikanan ug estudyante ang pagpahigayon ug early registration sa DepEd ang pangandama ng pag-abli sa klase 2013 ug 2014. Para sa apot my end as a retired principal 4 of North 1 Central School, kuan ko advantageous po sa ginikanan ug sa mga bata, ug sa mga bata because of that situation ang maka-endor aning pero not only given a chance to endure team mukus dia po sila pagkahapon in general akong tubagon advantageous to both parents and pupils and also to the school because by June at least nakapundo na niya og bata kay kuan ra ba libre dia na ba pagsugod ng endorment sa June kada hapon ga endorso mi og tentative enrollment mayuan mi kay talaan mo nila how fast is the enrollment among eskwelahan so every day June sa 1 week tagaan gyud mi chance na nga monitor gyud ang enrollment kada hapon submit gyud mi tentative enrollment in fact na adin hay committee nga magsuri-suri gyud sila sa mga eskwelahan assign sila mga supervisors dugang pa ni Ma'am Anunueva nga ang katong mga nakapa-enrollment nitong Enero 26 o nitong adlaw Sabado nga naka-apil sa National Early Registration sa DepEd. Ang daho kayo pabor kanila tungod kay ang national nga programa sa DepEd gihimo aron nga mas makatabang ug dako ngadto sa mga ginikanan ug mga estudyante. Pero sa mga ginikanan gyud yung makasabot. Ang ilang una-una, ang ila na una-una, ilan na lang mga bullpen, mga supplies para sa mga bata para sa June kay at least naka-enroll na. Wala ay problema pero kung hindi man nakaayo ka nang naka-enroll karong January 26, sa June mubalik naman po na dili na sila enroll pagtan-aw sa listahan to ana sila. Meaning they were included in the early registration. Uban dunay gyud motion ang uban po got it right. Pero if you ask me nga, makabuluhan. Pero wawang takabalo sa ubang plano po sa mga incoming administration and DepEd secretaries kay takibalog na po ilang lain nga kuhan kay emang guna, every DepEd secretary lain mga tao, lain mga guna silang mga plano para sa DepEd. Ang tingog ni Ma'am Maria Isabel Anueva, ang retired school principal for sa North 1 Central School, na nahinabi sa Radyo Mo Nationwide. Kasama mo, Jessica Rizky Mabato, Tatak RNN. Radyo Mo Nationwide. Straight to the point. Okay, si Ma'am Isabel Anunueva, retired school principal for sa North 1 Central School. Og yung gibutyag nga dako kayong tabang sa mga ginikanan ang gipagayon ng National Early Registration sa DepEd. So maring magapangandam ko. Magapangandam gyud. So kung dito katong dako to ang kalukat, nasunod ko to ang kalukat. Og gidayeg na to mga ilabi na mga ginikanan gyud migahin og oras sa pagpalista sa ilahag ng mga kabataan. Ang tungura mga kasama, ato yung makaoba na live ang ato ag Sirado sa Pilipinas, si Senator Chess Escudero na speak us lini. RMN Exclusive. Senator Chess, good morning. Good morning, Sita. Good morning, Sita. Good morning, sa ating listeners, mga RMN sa Iligil at mga Karating Provincia. Maganda na ako sa lahat. Good morning. Good morning, Sita. Okay, una po, bilang chairman ng Senate Committee on Environment, Senator, ano ang reaction niyo sa U.S. Warship sa Tubatanga Reef na kinusubirang protected area? Ano po aksyon ang dapat gawin ng gobyerno at meron din sa inyong committee, Senator? Well, nauna ko ng pinalawagan at hiniling at nagagalak akong kinatigan ito ni Pangulo Aquino na singilin ang Amerika pagbayarin ng fine na humigit ko muna, mababa nga lang, ang 12 million plus damages at reparation at their cost and expense. Dapat tanggalin nila yung barko nila yung nasira doon. Isa lang sa niya na gamino pa rin naman kung bakit nga review namin yun. Ang batas kahit na ito matapos sa good area mo
para matataas ang parusa at penalty, lalong-lalong at pagdating sa reparation. Okay, si Atty. Manny, may tanong, Senator? Senator, ilang araw na at matapos na ang sesyon ng Senado, di ba? Ano po mga batas sa palagay mo, may nga po bago ang closing? Katulad lang ng bill na nagparukalang mabigyan ng kompensasyon ang mga kilalaning biktima ng human rights ng mga panahon ni Marcos. Dalawang linggo na lamang po kami. Ngayong linggo hanggang next week, mag-adjourn na po kami sa July 8. Matatapos po namin ang bill na dahil tinapos po namin yung bicameral conference committee last week. At kung hindi po sa araw na ito, bukas po mararatify yan ng Senado at ng Kongreso. At hopefully, aabot sa anibersaryo ng EDSA sa February 25, matirman yan. Ni Pangulo Aquino. Sa kabila ng bawayan na nangyayari sa Senado ngayon, sa pagitan ng mga pinakabata at pinakamatandang senador ko, Senado, maasa naman po ako na malalampas ang nangyayari at matatapos din ito, makakamugon sila at makakatuto kami sa trabaho. Okay, sa Kongreso po, sa pagmagitan ng Congressman Vicente Belmonte ng Lobos Tegudo sa Iligan ay naghain ng batas para sa tutalagban dito sa lungsod. Kumusta na po ito at maasahan po ba ng mga Iliganon ang suporta ninyo, Senator Ches? Nasa February na yung panukalang batas ni Congressman Bals, inaprobahan po namin yan last year pa. Puro yung pag-asa ko mga pasyendo ay naunang nag-ban bill sa kagayon di ay napasa na po namin sa Senado. Alam niyo, wala kaming trending bill at wala kaming backlog sa aming komite. Nilabas po namin at nireport out namin lahat ng pending bills, local man o national, para mabigyan ng chance at pagkakataon ng maaprobahan ito sa Kongreso nito. Okay, Senator, ato. Sa Iligan po, ngayon, malakas ang ulan, ang mga kasada nito, bumabaha. At ang Iligan po, hindi na ligtas kahit anumang kalamidad gaya ng bagyo. Sa palagay niyo, solusyon po ba ang triggering activity na isinasagawa ng iba't ibang grupo po? Ano po ba ang solusyon natin sa Iligan dito? Well, sustainability, pag matagal ang solusyon ang ating hinahanap, kabilang na dyan ang pagpapanaganap ng pag-identify ng hazard areas base sa hazard map na ginawa ng NREA at ng DNR para po maiwasan na may maapektuhan, may mamatay o mawala ng ari-arian kung sakasakali man may tumama sa ating lugar na bagyo, baha o kalamidad. Pag matagalan nga lang pong solusyon ito at medyo masakit sa pagpapatupad. Pero sa dulo, pangangalaga pa rin ng buhay at ari-arian ang ating objeto. Okay, Romani? Senator, na-relive po ba yung Centrist Democratic Party? Opo po, at kaya na mong pinahayag ang kanilang pagsuporta sa kandidatura. Totoo po yan. Mayroon na rin tumatakbo, kabilang po ang inyong likod. Okay. Ikaw po yung candidate namin sa Centrist Democratic Party. Maraming salamat Atty. Manny at well, good luck sa ating lahat sa ating pagharap sa dambalan ng balota. Huwag na ng ating pagnanais na pagsilbihan sa paaling ko ating mga kababayan sa Senado at sa paaling mo naman sa panimulbiyan sa iyong mga kababayan sa paaling mo naman ng sanggunian. Sir, sa parting words mo para sa ating mga pagpapaginigayin dito sa RM Ligan at IFM. Sumuli po sa ating news sa ating RMM, Lumino Sir at Atty. Manny. Karangalan ko po na makapiling at makausap ang ating mga kababayan mula sa Iligan City, ngayon mga karatig lugar at probinsya, at bigyan din ako ang ilang isyong kinakaharap po natin ngayon bilang isang bansa at bilang isang lahi. Sumuli po, pagdating na naman, magbuntag, magdagang salamat. Thank you, good morning. RMM Exclusive. Straight okay. To the point. Live, si Senator Ches Escudero, yung chairman sa Committee on Environment, dito sa Senado. Kaya, ang balita ito, alas sa itong mga kaigsuunan, ilabi na ang katong giduso na balaunon ni Congressman Belmonte. Paninguha ko nila na mo kongat, no? Mahumangkin. So, yan yung pangisgan ang environmental protection sama sa netabo na katungutang tubatahat the reef na dunay yung iswaship dito nga naka-kuhangit, naka
kuan ko nakabangga dito. Karon dili ato ang masaran. Gimintal sa presidente nga kinahanglan nga magbayad bayad pagabayaran katong kuan pagabayaran sa US Navy ang damage to dito sa Tubata Haref. So mayo to magid ang lang ni pagsugan nagbigay ni Senator Chis Escudero. Pag kalambigit ni ang gihimo sa tong kongresista dinhi sa Dakbayan Siligan si Congressman Vicente Barbamonte nga may duso gayud og balaod nun diya sa hawanan sa kongreso sa ubos balay balauranan kalambigit ni nga total lagban sa Dakbayan Siligan nya nanamo ni sa Senate maupod ang gisuportahan ni Senator Chis Escudero. Uga naminaut kita nga makuan kita mahimo kana nga balaod aron maprotektahan ang kinaiyahan dinhi sa tundak bayan labi lagi ang kakahuyan nga tulod dinhi sa mga nga upaw nga kakahuyan sa tuang kabukirang bahin nga tundak bayan. Sayon nga naman kung magulan baha dayon dinhi sa bustod kaya kuan kini kuya Ramil ang kuno ang kining kakahuyan na sama ni sa kuan ba kana bitaw nga sagbot kag kana bermuda ya kung naiuban bitaw nga kung bubuan tubig ng Bermuda ang di ko na makalawas ng tubig ngayon pero ganun po nga walay kwan walay sagbot ganun yung dito dito so nana sama ka ron kung inaning makusog na ulan ito na sinati sa Dakbayan Siligan kung kwa ganun dali radyo kaayo mo ulanap ang tubig wala sa Miguel Village ka sa akong nagpuyar ko sa Palao awas good good kwan good tamastas ng tubig niya bisag doon na yung area pero napit sa kwan padulong ka sabi baka maabot ka ka sa itong bahay padulong ka sa may Tubod Beach na din ha o mismo itong suba diya karon sa Barangay Tubod makita nimo ng mga gapnod ng ano na bitaw posible ang igikan sa Bukirang Bahay sa ito agya Dakbayan muna nga sa iyagong iskutanan sa iskutanan ko yaramin ni Isol Tigid siya nga badayon binato ang ganang triggering activity okay. Nindot ka na mayo ka na alang sa pagkaputikta sa kinaiyahan sabay sa ito paparayon oras makasama tatak alas 6:48 sa buntag kiniga oras katong sumating mo sa Newsweb tablet Newsweb paspas ginhawa iwas hawa RMN Sipon virus sa hangin Sipon virus sa baso sa kamay ni Junior sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatchimbo kaya mag-Newsweb faster magmagaling kaysa tubig at paninga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa. Pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ko, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ko. Mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen. Huwag tang bukat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine, maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Bigyan mo ako ng taga-kwento. Haluan mo ng kumikero. Kagyan mo pa ng musikero. At ang kasiyahan ay sigurado. Si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangko na ko nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas na ko sa among panginabuhi, sa akong pamilya, o napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kaibaw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad o abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. May rakaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang di kalidad para sa maabilidad. Duna na say Myracuff Syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Myracuff. If symptom persists, consult your doctor. Straight to the point. Okay, balik na sa Tabaragoma din sa Tulumanon. Straight to the point. Sa pagparayo sa Tusiga ng Bayan. Pagbaba sa mga Dominikanan, ang estudyante ang pagpagayo ng early registration sa DepEd aron pagandaman ang pag-abli sa klase 2013 to 2014. Rabil M. Borong at Attorney Manny Saliban sa Straight to the Point. At ang
Minahon pa ang school principal sa Ilica City National High School, Rex Razo. Ipotag matod pa, nagtuong importante o kinahanglan ngayon ang early registration. Pagpaygayo nini sa milabayang tuig nakatabang o dako kanila. Sa sabalita, Jender Kabanda. RMN Investigative Report. Kinahanglan ang importante gayon na papaygayon sa early registration sa Department of Education. Kinway Gibutiag, Miguel City National High School, Principal Rex Razo, humaniyang nakita ang maayong resulta ni ining maulakang sa malabay mga tuwik sa pagpatuman ini. Sumala pa ni Razo, pinagi sa early registration ilan ang masuka daan ang ginaganon sa mga estudyante sa maabot na pagbukas sa klase, ilabi na susama sa tungaan nga iyang gihuptan, nga doon ay dakong populasyon, itandi sa ubang mga tungaan. Karong adlaw pa masayra ni Razo, kung pila gayon ang misanong sa early registration, diha sa City High pinaagi sa report unya sa yama magtutudlo. Pamayag ni ICNHS School Principal Rex Razo na nainabi sa Radyo Manishin Wide. Kasama mo sa News Center, Junior Kabanday, Tatak Alamin. Radyo mo nationwide. Okay, salamat kayo, Gikanto, sa Ilica City National High School. Ang pamayag ni School Principal Rex Razo. Matabang din kanila ang sayong pagpagayo naming registration sa DepEd. Pagpasayon, ginigaya. Sa katawagi, sa pagpasayon, alang sa pagpahigayon sa maong pagtungha karong umabot 2013-2014. Okay. Ito muna, Kuya Manny. Atong ikawaban live karon kinikani City Director ng Ritos Cagayan de Oro o karon nahimong Provincial Director sa PNP sa Dalawigan sa Lanao del Norte si Police Senior Superintendent Gerardo Rosales. Live ato ikawaban ni Butay kalabot ni sa netamong kidnapping. RMN Exclusive. Okay, Superintendent Rosales, sir. Good morning. May buntag niyo mo? May buntag. May buntag katanda. Okay, live ta karon sa RM Iligan o sa IFM. O kaupan na ito si Atty. Manny Salibay. Sir, no? O kumusta katong biktima sa kidnap? Ato na siya rin nga na-release na? Actually, itong kidnap victim na si Mr. Alex Espino, i-turnover na nato ni sa City Director ng Iligan, kay Senior Superintendent Gonzaludo last Saturday around 11 in the evening. After he was released by his abductor at around 9 o'clock in the evening last Saturday. So, nana sa Iligan City Police Office yung biktima. Na din eh. Pero walay mayon na to, ransom money, gitunol ang mga hintungdan? Colonel? Actually, walang atong ipangutana. Apil ang mga kadagkuhan sa Philippine Army. Atong ipangutana ang biktima. Wala sila ihatag na naransom. Purely, nakikooperate lang ang mga suspect at i-release ang biktima. Sir, asa gidapit ang lugar ni doon na na-turn over ang maong, o nakuha ang maong biktima sa pag-kidnap? Actually, ang atong victim ay i-release dito sa Old Poblacion, Monay. Monay. Nakin siya ba yung mga karambigit na operatives ni sir? PNP or AFP o ano siya ba mga operatives ang nakahimo na na-release ang maong biktima? Actually, ang pag-release na sa biktima, no? This is a joint effort in collaboration with the JAG, ang ERP at saka ang MILF, ang AFP, ang PNP, ang LGU ng Munay. So, tinabangan niya na joint effort para magkaroon ng safe release ng biktima. So si Colonel
Gunsanod na gid ang mi dawat sa maong lawas nga bru ni sa kidnap victim na sir. Yes, so nasa kanila na karon kay kini ano, ang kaso na hitabo man sa ilang area. Ya man sa palaon ni na hitabo sila po na naghawak ng kaso. So mahimo nang sila yung mupadayos pagkanda ng investigation at kung galing dunay probable cause na makapile sila ng kaso, they can do it. Kalambigit sir sa karon ang kasantangang OIC si Gonzaloda nagkonsalido ng ang kasantangang OIC sa Dakwa Siligan si please director si Gonzaloda. Sa tuloy lang daw kumusta man si Colonel Jones sir? Wala ko ka kalala kung asa na karon si Colonel Jones basta may bawan kay Gerilive siya. Gerilive. So karon si Kwanagad Colonel Gonzaloda nagayad ang moto nga siya ang nag-accept na o nag-dawat sa maong pag-release sa biktima. Okay, sir, ka nagsugo diha isip na yung PNP Provincial Director sa Lano del Norte? At pa January 12, nag-assume ako dito. Okay, wala yung pangunta sir, sa mga namina na ito karon, basi doon na kayo pabot ng mensahe alang kanila. Go ahead. Ato lang nga pasalamaton ano ang tanan na nagtabang sa malampusong pag-release at save ng ating biktima na si Alice Espino o naghangyuta sa katauhan sa Lano del Norte at saka sa Iligan na unta magpadayon ang kausay o kalinaw sa probinsya sa Lanao o sa Iligan City. Daga salamat, may muntag. Salamat, may muntag. RMNX Okay, si Police Senior Superintendent Gerardo Rosales, ang ato ang PNP Provincial Director sa Lanao del Norte, Kuya Mari. Salamaton ta, ipahalipaya na to sila, congratulations. Tanang na pwersa na naglambigit o galing nga nga marilis ko ito maong biktima sa kidnap nga si Alex Espino. Apil na may nini, kaya ang GRP may ilif nga panel good sa Pisan Order. Bawa na ito itong naging gabi, kaya din si... si Kwanget, si Lieutenant General, Angelian, Amarilye. Kaya General Amarilye. Kaya Roland Amarilye. Roland Amarilye, din sila kuyang siligan. Sa maong kahintang. Tungkol na itong pag-release sa kidnap victim si Alex Espino. Huwag pasalamatan kita sa pwersa, inyosang pwersa sa kasundaluhan, sa itong PNP, huwag sa mga lokal nga mga officials. Kay kinimanggong nga pangitabo kuya. Basta lang mapiktuhan ang Lanao del Norte, mapiktuhan na sa Iligan. Ang Iligan na kuan maapiktuhan mo, kuan gina, kuyanap gina sa kuan sa Lanao. Muna nga kinahanglan gud mag tinabangay hinuyosang pwersa gud aron protektahan ang kahapsay o kalinaw ning atong dakbayan o lalawigan sa Lanao del Norte. Rabil M. Borong at Attorney Manny Saliban sa Straight to the Point. Pabotaw niya, bumalik ka second portion o niya sa gihapon at ipanay kini maong hisgutanan mga kasama. Dini sa ato ang paragubang tulumanon sa Straight to the Point. And belated, happy happy birthday ato ni Justine Tuntundawi. You're from Casta family, Elmita family, Arsenal family, Sereno family, Yana family, Andalus family, Laraga family, og uban pa ng mga pamilya. Tanang pamilya. Tanang pamilya. Nga nangalipay sa pagsaulog sa birthday ni Justine Tuntundawi ang pinanggang anak ni kasamang Joseph Dawi hasta ang kwan ang manalog ang salibay family ko nalipay po din naman ang mayroon family so panalipay na po sa nag-birthday happy birthday kagahapon ang lawa o kagahapon sab doon ay kwan birthday first birthday ni kwan sindong akompanyado tan kanang hurang anak ni atong barangay sekretary diha sa barangay Ubalo Dilaya lalang akompanyado tan o ni Michael Tan birthday og bunyag kagahapon nga lawa sa diha sa Holy Cross ug mayong buntag usab kang kagawa dili sa barangay mainit nga naminaw karon kumusta ka diha sa mainit gaulan baka diha pud kining muna tumura ang atong kalangitan nagin alumon pagyapon oras sa kabuntagon. Iparayan na ito sa pag-hisgot mga kasama sa ito ang hisgotanan sa Borba sa mga girikanan o estudyante at pagkano LA registration sa DepEd aron pangandaman ang pag-abli sa klase 2013-2014. Straight to the point! Oras
sukat ala siyete na sa buntag. Tata, RMN! Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live, audio and video streaming. Now, on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iliga, go to www.rmnnews.com/DXIC. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero uno, Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagpapalita sa radyo na tunay na mapapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, programang inilatag ng Administrasyong Aquino, pinuri sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Kabilang po sa mga nakatulong natin ang mismo pinunong na at pagtatag ng World Economic Forum na si Professor Klaus Schwab na pinuno ang mga reformang inilatag natin at patuloy pang inilatag. Siyam na pulis patay sa Panabang sa Negros Occidental. Umuwi sila sa Pangdak Barangay going to proper o poblasyon ng Lakasiga na sila po ay pinambangan ng moralist mga victim na pilihan na suspected to be sick-tended. Founder ng Aman Futures Group na si Manuel Amalillo may kinakarap ding kaso sa Malaysia. Investigasyon sa pagsansad ng USS Guardian sa Tabataha Reef pinatatapos na. Negosyo bidding para sa pagsasaayos ng Mactan International Airport sinuspindi. Pagkita sa Baldagat, State of Emergency dineklara sa Egypt. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero uno. DYHB Cebu, number one, DYRI Iloilo, number one, DXDC Tama, number one, DXRC Zamboanga, number one, DXCC Cagayan de Oro, number one, DYHB Bacolo, number one. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number one, RMN. Pinakamaraming nakikinig, RMN. Pinakamaraming natutulungan, RMN. Pinakamaraming advertisers, RMN. Pinakamaraming number one, Jetsa, Iniga, Magadia, Nitolo, Cotabato. Pinakamaraming himpila, Naga, Baguio, Danupa, Diga, Lucena, Kawaya, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Nitolo, Malay, Bala, El Zapis, Sursugun, Butuan, Antibo Rojas of Metro Manila. In history, it is written, number one is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, sa bansa, RMN. Buenos dias, Pilipinas! Magahon ng Lunes na ngayon, January 28, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Wayne De La Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Bado Veras Type 2 Live sa DYHB 747 RMN Bacolod, XDR 981 RMN Bipolod, DCWT 540 RMN Taguio, XDC 621 RMN Taguio. International Live tayo at www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Mga kasama, makakaapekto ho yung Northeast Monsoon sa Luzon. Dahil dito ay sa pag-asa katamtaman hangga sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silanga na nangiiral sa Luzon at ang mga baybayin dagat po nito ay nangiging katamtaman naman hangga sa Maalon. Maulad naman na may mahina pag-ulan sa Cagayan Valley habang ang Metro Manila at natitinang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulat na medyo pagiyang mahinang pag-ulan. Samantala, makakaranas naman na maulat na kalangitan na may mahina rin hangga sa katamtaman pag-ulan at pagtidya at pagulog ang Silangang Kabisayaan at Mindanao. Pinagmalaki ho ng Pangulong Noynoy Aquino ang pagganap ng imahe ng bansa sa international community sa pagdalo niya sa ginanap ng World Economic
Forum sa Davos, Switzerland. Sa kanyang arrival speech kahapon sa NAIA Terminal 2, agad na ibinida ng Pangulo ang kanyang magagandang pasalubong sa bansa. Dito ang papuri ng founder ng World Economic Forum na si Klaus Schwab sa mga programang inilatag ng Administrasyong Aquino at ang magkakahirang sa Pilipinas bilang host ng WEF East Asia sa 2014. Nakarating na po sa kanila ang mga gandang balita ukol sa Pilipinas. Nakikita na nila ang mga naisasakatuparan natin reforma, ang paglago ng ating ekonomiya, pati na rin ang makatulang natin panunuduan sa ugnayang panlabas. Sa dami-tangin pagkakatag po ito upang ipaliwanag sa kanila ang ating voting advocacy at patunayan iba-iba na ang Pilipinas kumpara sa ating binatnan. Kabilang po sa mga nakatulong natin ang mismong pinunong na at pagtatag ng Economic Forum na si Professor Klaus Schwab na pinuno ang mga reformang inilatag natin at patuloy pang inilalatag. Dunga nga po ng aming pagpupulong ang isang magandang balita sa darating na 2014. Dito mismo sa Pilipinas, gagawin natin ang pagtitipon ng World Economic Forum in Place East Asia. Si pagpupulong ang dating i-individual na Sigman of Asia ngayon dire-diretso na sa pag-aarangkada at magiging tagpuan na ng isa sa mahalagang pagtitipon. Sa Switzerland, nagkaroon din ang pagkakataon ng Pangulo na makasama sa pulong sa International Monetary Fund Managing Director Christine Lagarde. Sa kanyang pagdating sa bansa naman, si Lobong Dun, Vice President Jejo Malbinay, Defense Secretary Voltaire Gasmin, Justice Secretary Leila Drima, Tourism Secretary Ramon Jimenez, AFP Chief of Staff General Manuel Bautista at Airport General Manager Jose Angel Honrado. Patay naman ang 9 katao sa ambush sa Barangay Puso, Lakas Talyana, Negros Occidental. Ginalala ang mga 8 nasa may sina Ricky Dingkong, Teotimo Esperguera, Ramir Compresa, Mario Ricablanca, Lito Lokban, isa nagangalang Ulysses, Virginia Ordonez at P1 Richard Canha na karamihay kasabi ng Barangay Patrol Action Team of Bipat. Bukod sa mga nasa may sukatan naman sila P2 Jeffrey Alvarez at P3 Constantino Villegas. Sa interview na RMNK Negros Occidental Police Provincial Director, Senior Superintendent Celestino Guara, patugo sana ang tropa ng mga polis isang sayawan para po magbigay ng augmentation powers lalo't pinagdiriwang ang piyesta doon ng tinambangan. Ayon kay Guara, matapos ang pamarila ay kinuha pa ng mga hininalang membro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, ang mga armas sa mga nasawang polis kabilang ng mga M16 rifle. Ng ating kumakapulisan at mga BIPAC member ng Barangay Puso, Lakas Tiliana, Negros Occidental ay nagsisecure doon sa isang sayawan kasi po ay nakapistado ng masaking barangay. But then nang umuri sila sa from that barangay going to proper population ng Lakas Tiliana, sila po ay tinambangan ng more or less mga 15 na PDM suspected to be secretary in the area. Na-recover naman sa crime scene ng mga basyo ng hinihinalang kalibre 45 baril, Armalite at AK-47. Patuloy po ang investigasyon sa insidente at biniberipika pa kung mga membro nga ng NPA ang nang-ambush sa mga biktima. Bukod sa patong-patong na kasong kinakaharap sa Pilipinas, kinumpirman next morning's Justice Secretary Leila Drima na may ibang kaso din si Manuel Armenillo. Ito ay sa Malaysia. Ngunit sa kabila ho niya ang kumpiyansa si Drima na maiuwi ng gobyerno ng Pilipinas sa bansa si Armenillo. Sakaling natapos na ang kahaling tulad na kasong kinakaharap nito sa Malaysia, inamin ang kalihim na walang question sa nationality ng Aman Futures founder kung bakit naantala ang nakatagdasan ang pag-uwi sa kanya ng NDI noong Biyernes ng gabi, kundi dahil sa pagsulputan ng local residents na nagreklamo laban kay Armenillo. Kasabay niyan, wala pa namang impormasyon si Philippine Ambassador sa Malaysia, Jose Eduardo Malaya, kung anong petsa posibleng may balik ng Pilipinas ang negosyanteng ng biktima ng libo-libong katao mula Visayas at Mindanao. Gobyerno, tiniyak po na mapapauwi sa Armenillo sa bansa. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report! Matapos hindi matuloy ang pagpapauwi kay Aman Futures Head Emmanuel Armenillo sa Pilipinas mula sa Malaysia, ay binigyan din ng palasyo naman na kanyang na ginagawa nito ang lahat. Maiuwi lamang si Armenillo sa bansa. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Vante, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng National Bureau of Investigation, Department of Foreign Affairs at ng Department of Justice para maiuwi sa Pilipinas si Armenillo para harapin ang patong-patong na kasong nakatampa dito. Nakikipag-uglay na unahan niya si Filipino Ambassador to Malaysia, Ed Malaya, sa kanyang mga counterparts para maibalik sa bansa ang suspek. Iginibin ni Vante na kompleto naman ang mga
babae na si Amalia ay isang Pilipino, pero sa kayunan niya ay hihintayin lang nila ang anumang development sa nasabing issue. Pero sinabi nito na gagawin ang pamahalaan ng lahat para maparoon si Amalia sa kanyang mga ginawa. Kaugnayan ay sinabi naman ni Kangulo na niya akin na umaasa siyang mapaparasahan si Amalia at magiging aral sa publiko ang panlumuko na ginawa ng Aman Features. Pasama mo sa palasyo ng Malacanang para sa BGXL 558, David Guzman. Taka, RMM. Investigasyon sa pagsadsad ng USS Guardian sa Tubatahan Reef. Pinatatapos na. Kasama natin sa balita, Konde Ba. RMM Report. Inirekomenda ni Assistant Majority Leader Sherwin Tubna na tapusin muna ang investigasyon sa pagsansad ng US Navy warship sa Tubatahan Reef bago maging violente at gumawa agad ng konklusyon sa nangyari. Ayon kay Tubna, hindi lang itong unang insidente na nangyari sa Tubatahan Reef dahil noong 2005 ay naganap din ang kaparehong insidente kung saan sangkot ang environmental group na Greenpeace. Sinabi ni Tubna na dapat mo nang tapusin ang pagsisiyasat dito at huwag ayang masira ang magandang relasyon ng dalawang bansa, lalo't isa sa pinakamalapit na kaalyado ng bansa ang Estados Unidos. Bukod dito, hindi pa naman natatapos ang investigasyon kaya wala pa rin nakakalam sa tunay na pangyayari sa Tubatahan Reef. Ngunit sa kabila nito ay sakaling may kasalanan ng US dito, matapos ang investigasyon ay dapat na kapanagutin ng mga ito. Sa ngayon ay niya na dapat gawin ng pamahalaan ay gawin ng lahat ng paraan upang matapos ng pagsisiyasat at alisin na ang barkong hanggang ngayon ay nakasagsag pa rin sa Tubatahan Reef. Kasama mo mula sa kamera para sa VDX L558 on the back. Ibo sa pagpapasabog ng Granada sa Cagayan de Oro, inaalampal ang otoridad. Kasama natin sa Mita Live ang win sa laring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Babalikan natin si Alvin sa laring ng RMN Cagayan de Oro. Makunahin tayo sa Cebu, may pinakamalaking botante sa mga lalawigan. Report si kasamang Ken Galilea, kasama natin sa balita sa RMN Cebu. RMN Report. Nananatili ang lalawigan ng Cebu na may pinakamalaking voting population sa mga lalawigan ayon sa record ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay COMELEC Southern Regional Director Timmy Lambino, umabot sa mahigit 2.5 million ang mga registered voters sa Cebu. Kabilang na dito ang mga botante mula sa Cebu City at Lapu-Lapu City na mga highly urbanized na mga lungsod. Halos 100,000 ang naidagdag na mga bagong botante sa Cebu para sa nalalapit na eleksyon ngayong Mayo. Ayon kay Lambino, ito ang dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mga kandidato ang lalawigan ng Cebu sa panahon ng kampanya. Kasama mo sa RNN Cebu, Kendall Linnea, Tatak RNN. Balikan po natin mga asama yung balita may kaugnayan sa pagpapasabog. Yung motivo doon, yung Granada sa Cagayan de Oro ay inaalam pa rin ng otoridad. Babalik si Alwin sa liring ng RMN Cagayan. RMN Report! Inaalam ngayon ng Cagayan de Oro City Police Office ang motivo ng Cagayan de Oro City kahapon. Sinabi ni City Police Director, Police Senior Super Intendent Gasana Mijares na nahihirapan sila ngayon sa investigasyon dahil sa medyo kulang sa kooperasyon ang mga nakatira sa bahay na Tresamigan. Nagalap ang pagsabog sa bahay ni Dato Gabog na kasalukuyang tinitirhan ng pamilya ni Nazrudin Marhum. Sinadya umano ang pagpapasabog dahil sa nilagay ang granada sa isang taas at sinabot sa pintuan. Napansin ito ng anak at inuha ngayon wala na umanong safety pin at ayon sa mga otoridad maaaring ang pagalaw ng granada ay naging dahilan ng pagsabog nito. Ngunit sinabi kagabi ni City Councilor Ayon Mark Nakaya na posibleng personal ang motibo ng insidente at pinaalalahanan nito ang pamilya na report sa kapulisan kung may bantaman sa kanilang buhay. Sinasaring pagsabog ay wala namang nasugatan at namatay dahil sa napansin kagad ito ng nakatirang pamilya. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Ayon sa Luring Tatak, Arman. Magindano Governor Manguna Dato, hinikayat yung mga kapwa niya kandidato na lumagda sa isang peace covenant. Kasama natin sa para sa Mission 2013, Daisy Mangod ng RMN, Cotabato. RMN Report! Balikan na lang ako natin yung kalatayan mula po sa RMN, Cotabato. Mission 2013, Muna natakda sa alam deadline para sa mga bidders na isimagsayos po na magtan Cebu International.
International Airport. Ito'y para bigyan ng oras ng Department of Transportation and Communications ang mga bidders na mapag-inspect ng mabuti sa nasabing paliparan. Ayon kay DOTC USEC at Chairman ng Pre-Qualification Bids and Awards Committee, Jose Perpetuo Lotilla, sa February 13 na lamang iniurong ang pre-qualification conference halip ngayong araw. At sa halip po ng February 18, sa February 27 naman tinakda ang submission at opening ng qualification documents ng mga bidders. Nabatid na nasa 17 billion pesos ang budget sa bagong passenger terminal. RMN News Abroad. Nagdeklara ng 30 araw na state of emergency si Egyptian President Mohamed Morsi sa 3 estado ng kanilang bansa dahil sa matinding kaguluhan roon na ikinasabuhay at ikinasugat ng maraming tao. Sinabi ni Morsi na ipinapangako niya na gagawa sila ng matinding aksyon para matigil na rin ang kaguluhan kahit pa kinakailangan gamitan ng pwersa ang mga militante. Hakbangan niya ito para maprotektahan ang mas nakararaming tao. To disturb the security of this nation. We will deal with them civilly. They will know, repeat, and everyone should know that the nation's institution is capable to protect this nation and its people and its institutions. Nagugatulong matinding kaguluhan roon sa pagkontra ng karamihan sa Islamist President. Katinahuling insidente na sa 3 katawang namatay habang umabot naman sa daang-daangan ng sugatan. Sa isinggawang funeral sa 33 militante na namatay nitong linggo lamang. Nakasama live na live na po dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Kanyo pong narinig ang numero ng RMN News Nationwide. Ngayon ay Lunes na, January 28, 2013. Taga Bacolod, susunod na dyan sila kasama Agnes Apostol at Serge Santillan sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod. Ngayon ng DYSB 747. Panoorin na mo yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. Itype lang po RMN News Nationwide. At kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng De La Peña. Ako si Buddy Obet. Dito pa rin mo yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years na maaasahang public service nationwide. Sa DXIC ay minilingit atak al City 19 sa buntag. RMN RMN News Diretso Balitang Iligan Headlines. Early registration sa DepEd Bacoor alang sa mga ginikanan o estudyante. Talaan sa misanonso ni Pangayon na early registration sa DepEd ay niyatong adlong Sabado ipagawas karong adlawa. Ito sa ICPO dako ang tinguha ang magkakortesiya sa mga opisyal sa Dakbayan. Presyo sa mga utanon sa Dakbayan, walay o walay stable apa natipila ka presyo sa isda at yun ay pagsaka. Biktima sa mapagindap din sa iligan, gibuhi anak. Sa balitang negosyo, mag-uuma o tabako sa nasudo nag-loan sa pagkabuta sa ilang dako ang nakita. Sa pawnat sa kusog sa NBA, Chicago Bulls, sa Pildi Batok, Washington Wizards. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Mindanao o Kabisayan, mga kasama bayong gabuntag, bayong iligan at law karon ng Lunes, pitsa 28 ng bulan sa Enero, tuig 2013. Live gikan sa Ayaw Presidor Iligan, Jesse Chris Kilabato. O kinausap si Rabel Limborong, matusutunghan ay sa mga balita, ang RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Gato sa Maligua sa Judith Swasing, sa Dakong Pamilya, Dakong Sulit ang Joy, 5 pesos, mabot ang Osaka, Simana. Inyo man sa Emperor Light, sa Emperor Light, gawin mong light. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. O karo
na kini mga detalye sa toga mga balita. Makaayo gayon alang sa mga ginikanan o estudyante ang papaykayo ng early registration sa buhatan sa edukasyon sa Tibukad Dasod. Kini mga gibotel ni City Councilor Ariel Anghay kinsa chairman sa edukasyon kaya sa wanan sa konsiho. Matupari Anghay nga dakong pamor kini alang sa mga ginikanan o estudyante tungkol dili na hassle kanila sa umabot na enrollment sa bakasyon tungkol nakalista na mandaan ang pangalan sa ilang mga anak. Dakong tabang usap kini sa DepEd tungod ilang mapangandaman daan ng mga kakulangon e man ihap unya sa mga estudyante sa mabuka sa klase sa tuig 2013-2014. Ang pamahayag ni City Councilor Ariel Anghay nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Aduna na assurance ang estudyante nga involved na sa umabot ay napagbukas sa classes po sa 2013-2014. Kinaway gibutyag ni Ms. Aing House, Principal sa Tomas Cabiling Central School and District in Charge. Sa South Wandi, labo po sa ilang pagpahigayon sa early registration na itong andang Sabado. Sumala pa ni House, akong pabor kiniaram sa mga ginikanan na tungod aduna na sila kasiguraduhan na naka-involved na ang ilang mga anak sa mga pamagi sa masuta o masuta ng gaan sa mga magtutudlo. Kung pila ka estudyante ang ilang nga maakomodar, inyong man ma-reservahan sa lawak, saringan, libro, o lamesa o bangko. Hinanggi pa klaro ni Hao na wala problema ang ilang pagpahigayon sa early registration na itong sabado tungod ni Sanong Gayon. Ang mga ginikanan silang awag na iparehistro ng gaan ang ilang mga anak. Ang pawahayag ni Tomas Cabiling Central School Principal Aning Hao na nangyabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Panlitang Inligan. Inahanglan o importante ngayon ang papagayon sa early registration sa Department of Education. Kinamagibot ang Iligan City National High School Principal Rex Razo. Human irakita mayong resulta nining maong lakang sa bilabayag ng mga tuig sa magpatuman nini. Sumala pa ni Razo, pinagi sa early registration ilan ang masuta daan ang ginaghanon sa mga estudyante sa maabot na pabukas sa klase, ilabi na susama sa tuhaan nga iyang ihuptang na dunay dakong populasyon itandi sa mga tuluhaan. Karawan lawa pa masayara ni Razo kung pila kayo ang bisanong sa early registration kaya sa sinihay pinagi sa report o niya sa iyang mga magtutudlo. Ang pamahayag ni Iligan City National High School Principal Rex Razo gani nabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ipaklaro pinagi sa text message kagapang adlaw ni Dr. Randolph Sortola ang Schools Division Superintendent sa DepEd Iligan nga karong adlaw pa nila masuta ang talaan sa gidaghanon sa mga estudyante ni sanong sa ilang gipahigayon nga National Early Registration na itong adlaw Sabado. Tinitungod ay karong adlaw at pamusumiter sa ilang report ang school principals sa nagkadayang tungaan ay nindakbayan sa Iligan. Gibot ang ito lang na tumungal sa ilang pagpahigayon sa early registration. Mao ang pagsuta kung adunay mga kakulangan sa mga basic education resources o mga nagunang panginahanglanon sa edukasyon sama sa mga magtutudlo, lawak at tungaan. Mga libro, dikuranan o gamisa, pinaagi matupas ang lakang. Dali nila matagal o solusyon ang nagunang panginahanglanon sa matagtunghaan. RMA News, Diretso, Panlitang Inligan. Sa laing hanay sa toga baga balita, gikumbimar ni Octavius Molo, agrikulturista nga dakbayan sa Iligan nga way pagsaka sa presyo sa mga utanon, nunot ining mabugnaw nga panahon ng uman ng mga pag-ulan nga resinati sa sudad. Kini human pabilin pa ang daghang supply sa mga utan ngadto sa kabukiran Pahin, dili sa Iligan. Hinoon na gawa sa utanon ni Butiang ni Molo nga dunay pagsaka sa presyo sa pila ka mga isda ang baligya sa kamerkaduhan dinhi sa dakbayan sa Iligan. Sumala pa ni Molo na misaka ang presyo sa mga isda tungod sa kaubos sa supply ni ini. Ang pamahayag ni City Agriculturist Octavius Molo nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ibuhiyan na ni atong Enero 26-2013 ang biktima sa pagpaginap ni atong Enero 6 din ni sa dakbayan sa Iligan. Ang biktima na ilang si Alex Espino ang nag-release ng atong Police Inspector Rowell S. Ortiz, ang muna Municipal Police Station Commander. Municipal
Kapal Kagawad Kamad Balabagan ug Barangay Kapitan Nasir Panda sa Barangay Pantaw Bunay Lanod del Norte. Kauban ni Commander Jabay Luxadato sa Abu Arapa ang Field Commander sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF sa Barangay Old Poblacion ng Munay sa alas 9 antak na sa gabi niya itong Enero 26 o netong Adlong Sabado. Mao kinang ipaklaro ni Police Senior Superintendent Gerardo Rosales ang Provincial Director sa PNP Lanod del Norte human nahatag ang biktima nga ito kanila gilayon nila kinigi turnover sa headquarters sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Mayor Cristina ng Dakbayan sa Iligan o aron formal na ma-turnover na nga ito sa Iligan City Police Office kon ICPO kauban ang mga pamilya sa biktima. Ako rin itong kidnap victim na si Mr. Alex Espino. I-turnover na nato ni sa City Director ng Iligan, Senior Superintendent Consaludo last Saturday around 11 in the evening. After he was released by his abductor at around 9 o'clock in the evening last Saturday. Sana sa Iligan City Police Office yung biktima. Actually, walang atong ipangutana apil ang mga katagkuhan sa Philippine Army. Atong ipangutana ang biktima. Wala silang iatag na naransom. Purely, pinag-cooperate lang ang mga suspect at i-release ang biktima. Ang tingog ni Police Senior Superintendent Gerardo Rosales, ang Provincial Director sa PNP Lanod del Norte, yan hinabi sa Radyo Mo Nationwide. RMN News, Diretso, Panlitang Iligan. Tako, pag-iapon ang tinguha sa bagong HP sa Iligan City Police Office, ICPO, nga maka-atubang si Mayor Lawrence Lutz Cruz sa iyang gabuatan o bisan sa balay mini sa bisan o usang higayon. Kini tungod kay matupang ni Police Superintendent Gervasio Balbasuda, HP sa Police Community Relation Unit sa ICPO, dako man ang pagtuo sa ICPO, OIC Director Cristito Rigun Saludo, yagi kinahanglan sa kapulisan ang moral support sa mga opisyal sa kagamanan lokal sa ilang mga kalihukan. Kini ilabi na sa mga kalihukan na dunay kalabutan sa magbantay o pagbintinara sa kausay kalinaw sa Dakbayan sa Iligan. Sa press briefing sa ICPO, dili pala magdugay, gipakita ni Police Superintendent Balbasida ngadto sa mga sakop sa media ang kopya sa exemption gikan sa Commission on Elections kon COMELEC sa request gikan sa Philippine National Police PNP Regional Office Stand na ipagawas nga Administrative Relief Order kang kanhi ICPO o IC Senior Superintendent Raul L. Dunes. Kini aron matagad o kagayunan ang ipagayon ng investigasyon sa Renal Gabotan sa PNP kung adunay kakulangon sa command responsibility hinungdan sa netabong pagbusikat sa Osaka Improvised Explosive Device o IED sa Mercado Street Barangay Poblacion na itong nakalabay nga Enero 21. Radyo Mo Nationwide. Diretso sa Negro. Nato ang balitang negosyo, kapin 5 kamilyon ka mga mag-uuma sa North Luzon nagsalig sa pag-uma sa tabako gumikan sa dakong kita nini. Sa kada isa kay karya sa yuta, kapin 90 mil pesos ang posibleng makuha sa mga mag-uuma. Dahil sa nasudan na may 30,000 hektarya sa 22 ka probinsya ang gigayin sa pagpadaghan sa tabako, hinungdan nga daghan sa mga mag-uuma ang nahatagan o dako ng kita. Gipildi sa Washington Wizards ang Chicago Bulls aron makabot sa team ay kapito ng kadaugan sa bilabay na pulo katuig sa mga mitala og 15 puntos og 16 rebounds si Emeka Okafor aron makabot ang 86-73 victory sa Wizards. Si Nate Robinson mihimo og 19 points alang sa Bulls samtang 9.7 rebounds og 10 assists usab ang natala ni Joaquim Noah. RMN News Panahon. Sa ato ang lakat sa panahon, natunaw na ang gibantayan na low pressure area o LPA sa Eastern Visayas region. Bisan pa maninig, ibutyag yapon sa pag-asa nga padayon paghapon makasinati ang mga pag-ulad ang pulo sa Mindanao. Bumika na paghihapon kini sa Intertropical Convergence Zone of tail end of the cold front. RMN News Diretso Panlitang Iligan. Mga
kasama live gikan sa RM Center Iligan. Gudabate itong mga balita ang RM News Diretso Balitang Iligan. Diring adlaw nga Lunes, Enero 28, 2013. Kaya may muntag belated happy birthday kagapong adlaw na sa ulo sa nga lalatawahan. First birthday si Sindong akompanyado Tan, anak ni Mr. Mrs. Lalang o Michael Tan. Kaya sa Purok Rin Pali o Bali Bulaya, monsat o hinsit na yun, ganay mong Kristiyano. No? Si Sindong akompanyado Tan, kaghapon. Tulosap sa iyang birthday ang iyang pagbunyag ya, sa Holy Cross Parish. Okay, may mga tao, advance happy birthday para karong January 30 kang Jerry Carbacil din ha, sa may Santa Filomena. Okay, advance happy happy birthday o happy happy birthday karong adlaw to Colonel Ricardo Halad, ang Brigade Commander sa 2nd Mechanized Infantry Brigade nga nalina sa may dito kalan. Happy happy birthday gikan din sa Army News Central Ingman sa IFM. Yeah, belated happy birthday nga ni Justine Tonton Dawi from Casta Family, Ermita Family, Arsenal Family, Sereno Family, Yana Family, Andaluz Family, Laraga Family, Alinsunurin Family, Kanyaga Family, og ni Tommy o Tami Linugon, greetings usab. Ika ni Maria Princess, Salazar Family, Galliardo Family, most especially sa Dawi Family. Manigigang po dito sa Timuga. Wag yung mga kuwan itong oras sa gahapon. Belated happy birthday. Unya, duro sa Taybao. Atong ipanawagan pabalik second Jose Alfoki Clan Family Reunion karumabot Pebrero 3 sa Adlaw ka Domingo sa Alta Beach Resort magbuong Linamulana del Norte. Kining pabawagikan ni Kuya John Alfoki Ruiz. Kabutan, mabalik tayo na second portion. Musunod ang second portion sa straight to the point. Kasama mo sa servisyo publiko Jessica Rinskin na bato o ginausap sa Rebelli Borong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa Tatak alas 7.32 sa punta kiriga oras katong sumatiguha sa Coca-Cola isang daaga taon ituloy ang happiness. Tatak RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero uno. DYHB Cebu, number 1, DYRI Iloilo, number 1, DXDC Dava, number 1, DXRZ Zamboanga, number 1, DXCC Cagayan de Oro, number 1, DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1 RMA. Pinakamaraming nakikinig, RMN. Pinakamaraming natutulungan, RMN. Pinakamaraming advertisers, RMN. Pinakamaraming number one. Chensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybana, El Zalis, Sursugun, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number one is the Tatak RMN. Pinigilo ako ng tatakwento, haluan mo na kumigero. Kaya pa na musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang kita ng barkada, muli-muli ang saya. Sa hangin, sipon virus sa baso, sa kamay ni Junior, sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatsimbo. Kaya mag-Niozep, 2 times faster, mag magaling kaysa tumigat pa niya. Niozep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa, pakis naman. Sige ba? Niozep, paspasgin hawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorpheniramine, maleate paracetamol is the generic name of Niozep. If symptoms persist, consult your doctor. Tigil ang tinurad ako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Nagkakulida mo ang tanong na kung ano? Mawag yung palit nila. Mura gigante. Aron makadaginot. Minyamot! Tugawarap yung iamot ka ng 2%! 1, 2, 1, 2! Yahoo!
murad si daddy sa gipalit ni mami. Ma, gamayin mo ng juice sa siya. Punta, takot ba rin taong makadagino? Dili ko may karang 5 pesos na juice sa siya. Nihilong na dinito rin sa trumbo. Naya mamudhang tuto sa kasimana sa pamilyang sawa na ito. Tagad ko. Ba, sulit niya yung 5 pesos na joy. Sa dagkong pamilya, dagong sulit ang joy. 5 pesos, mabutog ko sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Boss, late ko. Oo, tanggan? Ilang na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag-Triforce Action Decolgen. Huwag tang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine maniate is a generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang paralo! Tuloy ang paglo ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant freeload! May millions of freeload pa ako! Ang Coca-Cola yung iyong pamasok paglo hanggang January 30 na! Just look under the cap! Next book, space call to 2653! Tuloy ang law hanggang bagong taon! Extended ang saya! Extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangko na ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas na ko sa among paginabuhi, sa akong pamilya o napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kaibaw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad o abot-kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Mayrakaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya, ang di kalidad para sa maabilidad. Duna na sa Mayrakaf Sura para sa ubo sa mga bata, ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Mayrakaf. If symptom persists, consult your doctor. By Jimmy, jackpot kayo ka! Daghan ka na lang pa na isda! Jump, jump, jump! Pagkaluman sa aking trabaho, mag-jumping na po kita. Tapo-tapo, istorya, istorya, pag-siyaw-siyaw! Inom na to! Tam-tam, gainom mo, gold-tigil-tigil, mag-relax, relax lang ta. Relax na yun ko, pwede na sa magpalamod, jackpot na budli. Kami o lahi ang pagka-relax, gigan sa gold-tigil-tigil, makondisyon ka, o mag-kondensa ka, jamming na ta! Ay, kulit ang mag-jamming, kulit ang mag-gold-tigil-tigil, kinahan lang responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa ating trabaho, mag-jamming na pag kita, samtang gainom mo, gold-tigil-tigil, bye! Kulit ang mag-jamming, kulit ang mag-gold-tigil-tigil, kinahan lang nga responsable ang pag-inom. Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang paralo! Tuloy ang paglo ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant freeload! May millions of freeload pa ako! Ang Coca-Cola yung iyong pamasok paglo hanggang January 30 na! Just look under the cap! Next book, space call to 2653! Tuloy ang law hanggang bagong taon! Extended ang saya! Extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Now, reach in Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, sa ato pamparayan, welcome din ata sa second portion. Din sa ato tulumanon sa straight to the point. Og sa nana sa karoon na itong kaoban ning butaga, ato ni Bani Salibay. Kuya Bani, may butag pag-usap. Kuya Ramil, good morning again sa mga nakaisikay ng bagong adlaw, mga senior citizen, mga maguma, mga nagat, labasira o labasiro, tindira o tindiro, sidewalk vendors, og mga mamalitay sa itong kabirkaduhan o mga tindahan, mga mamumuo o mga empleyado sa nakadayang establishmento, mga empleyado o opisyal sa gobyerno, sa nakadayang opisina, labi na gayod sa mga traffic enforcers, street sweepers o bus
Sururo, mga tinugyanan sa balaod, miyembro sa PNP, AFP, o BGNP, labi na sa PNP karon og sa AFP nga adunay achievement nga nahimo tungod sa pag-release sa kidnap victim nga si Alex Espino. Mga huwes, prosecutors, mga magtutudlo sa nagkadayang tulungaan, mga pastor, pastora, ministro, katekista, laiko, kamadrihan, kaparian, ug misyonero sa nagkadayang simbahan, ug mga imam sa mga moske, mga kotsero, mga nagmaniho sa tricycle, motorsiklo, habal-habal, jeepney, bus, ug mga cargo trucks, iniman, mga pasahero nga nagbiyahe sa nagkadayang destinasyon, labi na gayon sa mga lumulupyo sa 44 kakabarangayan ng Dakbayan Siligan, ug sa mga kasikbit ng mga lalawigan, lungsod ng Dakbayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan nga maabot ni Sibya pinagi sa Ustream. Mayong buntag, kinining higala ng Manilaban, Atty. Manny Salibay, mabuyog ni kasamang manager Kuya Ramil Kapangpangan ng Burong, makiguban ni Ining Tulumanon. Straight to the point! Okay, sa dosiga ng bayan, karong buntag, mga kasama. Mas paborba sa mga gilikanan o estudyante ang pagpagayon o early registration sa DepEd aron pangandaman ang pag-abli sa klase 2013 to 2014. Ramil M. Borong at Attorney Manny Salibay. So straight to the point. Okay, Manny, atong iparayon sa pag-iskot mga kasama din sa atong tulumanon. Niya, taliwa nining atong iskot ang karon. Doon sa mga reklamo at nadawat sa Kuya Manny, kalimutan nining pagkawa na sa supply sa tubig. Maugyad, kami gyud mismo, ako mismo nakasinati ya ramil. Pastilan kayo ka perisyo. Labi na karon dormitory na kami dormitory. Good singgit gyud kada buntag. Doon ay ginon nga kini iya sa problema ni kontraktor. No, sa ato ana sa iran. Atong makauban live karon ang ato ang manager sa ICWS. Ay, mais maayo. Atong ikauban karon si Engineer Christy Milagros Olde live ato ikauban. RMN exclusive. Engineer, may buntag niyo? May buntag sa doon sa tanong mga naminaw nato sa ato istasyon karon. Atong kini si Ramil Borong uban ni Atty. Manny Salibay. Engineer. Okay. Classmate, good morning, classmate. Classmate, tagan niya sa Kalinsuglo. Lagi, kumusta man? Ayaw, ayaw. Naminaw na ito rin ang itong mga isoon sa Sidad Saligan. Kabahan na ginoon yung panitabo ka rin. Nagahan kayong panadog o tubig sa nagkadaian ng end. Kaya huwag niyo yung tubig. Pati sa balay, huwag niyo tubig dito. Okay, so mga nag-una mga ginoon o rason na ni engineer? Actually, atong kwan, atong Friday, scheduled din na siya nga mag-flashing sa atong linya kay ready na siya for kanang pa-i-interconnect, no? Kay supposedly, atong Sabado, ma-interconnect na nato ang linya and magamit na nato ang tubig na gikan sa kwan, gikan sa Abaga, makalahos na taman sa Mandulog. However, gi-monitor na ako ang ilang trabaho. Nahuman sila sa plan. Actually, gisugo na mo to 10 o'clock. Mahuman siguro to siya mga 4 to 5 para dili na kayo makapresyo sa tao ba. Unfortunately, sa pagtrabaho nila, nabuak nila ang usa ka coupling din na sa Kamaki. Mao nga na-extend siya. And ang problema mangod sa repair pod nila, ang ilang gihatag primero nga schedule sa kawa is 2 days. Actually, sa among mga repair works, di man dyan makaabot 2 days. Pero siguro, hindi ni kayo pod may ilang kwan. Mga okay na on top. Pero ang problema kay until karon wala pa dyan na balik sa kwan. Pero normal. Pero nahuman na ang repair. Naka-report na nahuman kagahapon. Oo. Classmate, engineer, ang tubo ba sa tubig na di ko tayo diya sa rapit sa Bandulog Bridge, naputol na lang sa may action na sa contractor o sa ICWS? Gi part sa ilang trabaho, mag-install og valve before sa Mandulog Bridge para ma-isolate nila while gi-repair nila ang linya paingon sa kuan. Moto nga ang ilahang gipasalig nga makatubig karong February kinilang from Abaga or Admain taman sa Mandulog Bridge. Ang ato sa Mandulog Bridge kinahanglan pa nila na i-repair kay na wash out man ang linya nga wala pa
wala pa manguna nila gi kuan gi imbid bitaw. Kaya ang nasa tong project, it has to be imbidded at least 2 meters deep. Saka ng hard ground. Ina lang manggipatong, so pag-abot sa table, napaglimo siya na kuan siya. Banlas yun. Banlas yun. So, kihanan siya i-repair. Doon na ba tayo legal action na kabayan sa contractor na may violate sa maong kwan ba? Itong kontrata bitaw na i-imbed ka 2 meters deep sa hard ground? Ang ilang kwan po, actually, ang PIU man doon ang nag-implement. Ang kwan na is, wala di ko kabalo kung sa kwan, pero as of now, dili pa man doon na siya considered as completed. So, napasilay time to kwan, to repair. So, isme, klaro so, kayo ay... Ang kwan kayo, medyo na makakos siya o delay. No, good. Yeah, okay, man, delay pa good. Sa contractor po, kadunay negligence ang part, Cosme, di ba? Oo. So, ang result is, indeed, 2 meters deep, gayon deep po lagi pa, ibabora nila, di anod good. Oo. So, di lang siya ilalagay na, di ba? Oo. Yung mag-inay at yung misteryuhan ka po. Natimingan po na na-pablo mo itong anak mo ang Okay. Siguro, Ejero, usay itong awhag alas ito mga nabiginaw rin kay dagang kayo mga tawag at nadawat na tagaroon ko niya. Kanos sila mga kwan na katubig. Makatubig sila kay ang uban. Ano kaliko? Ang kwan mga dami, supposedly dili na siya total, ano, total shut shutdown. Gi-flashy, gi-kuan lang na siya, nga partial lang. Pero tungod sa leakage mo na nga medyo ni dako ang area nga naapektahan. Especially kung yun ang situation na fully kuan emptied ang ato ang linya, mga 1 week pa na siya sa ubang areas nga makuan nga manormalize tungod sa kani vacuum ba. Tungod magod aning air adili food air vacuum. Air entrapment sa sulod. So mag-continue gyapon ni flashing para makuha na to ang kanang entrap air sa linya. So pa karon pila ba ka barangay apektado karon why supply tubig? So far dili man gud tanan, partial magud ni siya. Ang katulang tanang barangay pero katong layo-layo na sa linya ba. Di naman sigud siya maabot, like for example diri sa Rosario Heights, wala din na what it would be below low pressure. Basta ka ng mga layo-layo na kaya di kita sabot ang tubig. Mag-una mag-una ang kuhan, mag-una ang hangin. Okay. Jira, wala rin pangutana kasi bula kayo babot ng mensahe alam sa mga naminaw na ito karon? Okay, actually, good news unta ko ihatag sa inyo kung wala dyan na medyo na kuhan ang usa ka leg sa trabaho nila. We are expecting na within this week or early next week, maka full operation na ta, including palao, makaabot na gyud din ha. Kaya ang kanang ilang gitrabaho karon, one of the last activities para ma-interconnect na ito ang linya o makasulod na sa ato mga tubo paingon sa palao, pipanoy, kani mga lagyo ng mga areas na atong kuanon. So, gamay na lang yung pasensya kay nanajud ang kuan. At least, although na ay daanan po yung isa yung kablinga nga dili malikayan, pero yan ang nitabo karon. Unexpectedly na kuan mo na siya isa ka coupling diya sa kamali ang murag na nabuak mo na siya during sa ilahang pagtrabaho. So gamay na lang yung pasensya. Makatubig na ta. Okay, Jenel, salamat kayo sa ikaw na nakawabaga din sa IFM at sa BXIC. Salamat kayo. Thank you, Jenel. Thank you, Pud. RMN Exclusive. Straight to the point. Okay, live. Ito ang manager na ito sa ICWS, Engineer Christian Milagros Orbe. So, kung alam nyo rin, gumay lang pasensya, matod pa niya. Money ang, imbis kay Kuan Kuya, sigaw ng bayan na ito rin, mas pabor ba sa mga ginikanan, mas dyan tiyan, pagpagay ng early registration sa DepEd, aron pamangandaman, ang pag-abli sa klase. Alatong sigaw ng bayan karon tubig! Okay, singgit sa kadaghanan, tubig. Water everywhere, but not a drop to drink. Kaya nagbaha ang kuan ng iligan, labi na sa kuan, kisun abin yung napit. Kaya yung kuan, kaya subang nalang.
Pero ah, lagi wa puy tubig ang ato ang mga gripo nat unta nga matiman kana nga sitwasyon ug matagaag hinanali nga kasulbaran aron na ang mga walay tubig makatubig na. Okay, balik ta sa to sigaw ng bayan makasama kalibot ang lamigita kini sa gipagayong early registration ato nakalabang bit sa by size adlaw nga Sabado ug pamirawan pa nato ang mga pabahayag gikan sa ato ang mga kiksunan gikan sa Dalamas School Head sa Dalamas Elementary School. May babi na piri ni paklarong dakong taban sa mga ginikanan o mga personay sa DepEd ang pagpahigayon sa National Early Registration. Kasama mo sa balita, GC Chris Kilabato. RNN Investigative Report. Gipasabot ni Mr. Robert Bobby Naperi ang school head sa Dalamas Elementary School sa Barangay Pugaan ang kalabot sa pagpahigayon nila sa National Early Registration sa ilang tunghaan. Matupang na usa lang kini kapamaagi aron nga makita nila ug mapangandaman pa ang panahon sa enrollment alang sa tuig tingtungha 2013-2014. So far lang po, i-compare naman sa kanang previous, ibalik aron nga school year ng mga enrollment, which is 481. Yesterday, we only posted 285 enrollees. We'll be expecting an increase by the summer, hopefully by summer. Usually, ma'am, kana, ano naman na siya, kanang registration day, a way of kanang determining as an estimate, ma'am, bawat would be the beginning possible enrollees by the incoming, in the incoming school year 2013-2014. And the DepEd can determine how many chairs, how many teachers, how many instructional materials they or books they have to provide. And usually, ma'am, is a pattern from like halimbawa sa grade 2, ma'am. Kato mga enrollees sa grade 1, ma'am, amo na dito siya ang automatic na they will be our prospect grade 2 pupils and grade 3 pupils. So basically, our campaign, ma'am, in the registration day focused more on the kindergarten, of which we'll have to seek sa mga daycare centers in the nearby communities or borough. Dugang pa ni Sir Napere nga ang maong programa sa DepEd ang nakahatag og dakong tabang dili lang sa mga ginikanan, lakip na sa mga magtutudlo ug ubang mga opisyal sa botan sa DepEd ug mga estudyante. Gani sa gipahigayon nga early registration, nakita nila kung unsa pa ang angayan nilang andamon panahon sa enrollment. Sa ako, ang isip ko sa ka-school head o sa ka-elementary school, nagatuo ko nga kini nga programa sa DepEd, magatabang kini sa tanan, sa mga estudyante, sa mga magtutudlo, sa mga opisyal sa DepEd, aron maandam pag-ayo ug ma-determine daan sa DepEd unsa ang angay pang i-provide, angay pang andamon para mahatag yun ang angay sa mga bata. Nagatuo ko makining early registration day, mutabang, makatabang yun ang dako sa tanan, sa mga bata, sa mga matutudlo, sa mga ginikanan. Mas-serve yun sila sa DepEd, which is our primary nga kanang goal nga mahatag yun mo sa mga estudyante sa elementary and sa high school. Especially nga ga-move kita sa, or ga-introduce na kita sa K-12 nga basic education curriculum or program. Ang tingog ni Sir Robert Bobby Napere, ang school head sa Dalamas Elementary School ang hinaming sa Radyo Mo Nationwide. Kasama mo sa Barangay Pugaan, Jess Chris Kinabato, Tatak RNN. Radyo Mo Nationwide, straight to the point. Okay, gikan to sa Dalamas Elementary School. Pabahayag silang school head, si Mr. Bobby Napere. Samtang direta sa Tomas Kabili. Tomas Kabili, Principal Dr. Annie Howe, may sigurong enroll na ang mga estudyante kung malista sa early registration. Sa sumalita, Jenner Kabanday. RNN Investigative Report. Aduna na assurance ang estudyante nga enrolled na sa maabot na pagbuka sa class sa tuig 2013-2014. Kinoy gibutyag ni Ms. Annie Howe, principal sa Tomas Kabili Central School o district in charge sa South 1B labot sa ilang pagpahigayon sa early registration na itong adlaw Sabado. Sumala pa ni Howe dakong pabukini alang sa mga ginikanan tungod aduna na sila kasiguraduhan nga naka-enroll na ang ilang mga anak. Sa mga pamaagi usab, masuta ng daan sa mga magtutudlo kung pila ka estudyante ang ilang maakomodar ingon man mariserbahan sa mga lawak sa ringan, libro, lamisa o bangko. Hinoge pagklaro ni Howe nga wala problema ang ilang pagpahigayon sa early registration natong Sabado tungod ni sa nung gayod ang mga ginikanan silang awa gay parehistro ng daan ang ilang mga anak. Siguro, ato lang during sa meeting, ano na kay ano na, mga bata na yan, ano
ang Di Tomas Cabihi Central School Principal, Ani Haong Reynabi sa Radyo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Kabanday, Tatak Awamen. Radyo mo, Nationwide, straight to the point. Okay, si Ma'am Ami Hao sa Tomas Cabili. So, moto ang resulta sa itong mga gahatag sa mga statements kuya sa itong resource persons. Gikan ni Kunsya Langay, ngadto sa prinsip ni Principal Raso sa Iligan City National High School. Usab si Madam Isabel Anonebos, retired school principal sa North One Central School. Usab ang principal sa Tomas Cabili Elementary School asa sa mong tulungan usab si kini si Dr. Ani Hao usab ang school head sa Dalamas Elementary School si Mr. Bobby Napiri tanan sila ni Uyon Gayod uga usab nakita nila ang positibong aspect sa pagpahigayon sa pag-abli sa klase pagpangandam sa pag-abli sa klase 2013 ngadto sa 2014 kini ang ginusgan kini sa Department of Education tungod lagi kini nga early registration nga ipagayon sa Enero buka sa ito Sabado. Nga kini maong kampanya gisugdan kini gipahibalo kini para gayod tumong nini ang kitong child o youth nga mga kwan ba kitong mga out of school youth kitong mga wagi tayo mga kwan guys ko lang mga kabataan usab kitong mga kabataan nga wala pa ma-enroll lakit na ang nagtabang ni kuya mga pasyari sa barangay aron na wala gayong mapihig nga kabataan o gayong tanan gayong makip sa lista masunod sa tungaan karong umabot hunyo ngayon na ang tima nini sa DepEd ginawag nila o makapag-aral ay karapatan mo magpalista ngayong Enero mao ka na ang ginusgan sa Department of Education katumanan sa gitawag ng Millennium Development Goals o Education for All na sa tanan kining pampublikong eskwelahan kalambigit nini ang elementarya o high school sa atong nasod o uban sa mga regular ng mga kabataan o tinunan ang katanya usab naglakip na itong mga bata nga miundang na sa pag-eskwela kung katong gitawag o out of school children o out of school youth inuman ang mga kabataan nga doon ay kabilinggan sa kinabuhi kung gitawag na ito mga children with disability and youth with disability CWD or YWDs nga tungod din mo lagi ang sulti sa mga magtutudlo sa mga principal nga nakatabang gayod o usab kini mas pabor sa mga ginikanan ng estudyante ang pagpahigayon sa maong pagpangandam sa pag-abli sa klase karong 2013 o 2014. Okay, so atong gidayag nila itong mga kadaguhan sa DepEd sa ilang paningkamot nga mahitabo gud ang sayong registration no, sa mga estudyante. Huwag nang hinawag kita, Kuya Ramil, nga magpadayon yapon ang maong pagpainol. Labi lang itong uban nga wala pa naka-abot. Walang summer, doon ay himoon yapon nila. Mas nindutin na sayo-sayo para gamay na lang kayo dito na panahon sa dito buwan sa Mayo. Gamay na lang silang atimanon. So, congratulations sa DepEd. Sa pagpagayon sa maong early registration. Aron sa pagpangandam sa pag-abli sa klase 2013 ngadto sa 2014. Okay. Klambigit ni ko dunay reaction. Dunay reaction? Ato ninyo tagaan sa pagtagad. Dito sa COVID? Higitan na ba sa ato ang pinangga nga PIE manager? Matagtaman, palihog ko ask if naaba sila advice nga mawala ang tubig. Wa mo ni kadalo. So, kung mga ang naitabo nga video aksidente itong pagkabuto sa kuan linya sa tubig. Pero sa itong buto na? Nawa ito, matuhingi nyo nila nga sa ipagayon flashing ni Kalit o kuan, ni buto may hinundang nga apiktado to. Pero wala may kuan, no? Wala may advisory po na nga buto. Kuan. So ang tanan, natingala, nga nung wag yung tubig, ang uban, nagsagob na. Si Sitchon. Nagkaroon, matapasabi ni. Reaction, good morning, sir. Nagikalot sa taga Waterworks, kilid sa highway sa Tuminubo. 3 days na wala humana. Uy, maupo na. Sa po na kagahimta nga. Ang layan, tagaag, inaalaling pagtagad. Tungod lagi kay importante yung tubig ka.
Balagoy printi basa lalang ko big imo ni galamiton gini magkaron nago niya sulod sa padibalay kinana do nagi tubig magsiar ka nya wala tubig man importante jud kayo nya ang pantagat singgit ni ate Lore Gabuli kami pa sa Bagong Silang wa gihapoy tubig mo na ilang singgit singgit ato ni miskutan ugma kuya ato na yung ipraya ugma sa pag sa to ang gatulo mo lang sa tubig matagaanig kasulbaran o diya happy birthday kang Colonel Ricardo Halad Brigade Commander sa Sikan Mechanized Infantry Brigade nagsaulog sa adlaw na tawhan kung adlawa kung sa taman na nagsaulog sa adlaw na tawhan labi na kagahapon kuya ang ato ang anak sa itong hiyala kasama ang Joseph Dawi ang iyang pinanggang anak na nagsaulog sa adlaw na tawhan kagahapon adlawa Maraming pumunta na itong inimarto, Governor. Kuya, kanos aman doon mo agas ang tubig? Kuya, hasta po sila ngayon. Kuya, tubig. Katoka ganiya sa mga pamahayag ni Engineer Orbe. Mato pa niya, pasensya lang sa ta. Basin sa dili madugay, ilan na niyong pa-coronagot main ng agas sa tubig. Wa magkwantong kanos ah, unsang adlawa, ilan pa rin haon na maka-agas yun ang tubig. Daghang kapiktado ka ro. Nagpagkawagtan sa supply sa tubig. Dinis sa pila ka mga kabarangayan sa Nakbayan, sa Iligan. Doon ay pangigtaba sa Dominicio Patilano. Asan ay kuhan? Dagadikilaan? Asan ay kongkono na to kay Apigada Suras? Mga ayo siyang tabang para palit niya og tambal. Doon na sa personal kini si Hilda Ejercito Ginilingkan Kanay. Personal ni kuhan personal sa mga Kuya Manny. Toyo, Mr. Dominicio Patilano? Ha? Ngayon mo, sir. Sir, hindi na lang kami mo. Ngayon, tapang ipala kong tambal. Sige, sige. Sa pita ito mga namin ako karoon? Oo. Manawag ko sa inyo din. Doon ay mga mula mong kusing kaso yung mga ipala kong tambal. Kaya kung resita, doon ko ikakapas pagpalit. Kaya kung sakit nga, hindi siya gamit paglipok, nahangalawin ko, amuson. Ikaw mismo? Oo, ako. Nakiresitan bala? Hindi, yeah, pero wala ko ikapas kung palit ko eh. Yung pila mo na, kasagarang at tambal? Hindi, yeah, ako maling persiwa nila, pero ako magingil. Sige lang, pila yung mga kinahanglan, ikuan na lang ako para makuha. Dito ka, klaseng tabletas, kanti na lang punitag ko rin tayo, no? Dito. Isa ka ko nga, di mo ko naman himo, isa ra akong pagpalit ng gas o ng lista. Kahit kauban mo ko na sila, mo ko na ibalang ka ng isa o sa to. Nung na 400, nung na 200 ka pin. So, pagka, hanggang ato mga naminaw ka ron, Mr. Patilano, hanggang ang sila nga, doon ay ginagbay lang, tabang. Hanggang po sa kahanginan, mga doon ay inyong ikalaw isa ako ah, ngay kong tabang ah, para ipalit ang usta kong tambal. Bugay mo na naman ako ah, problema? Mano na katuig? Ha? Mano na katuig? Dua katuig na. Hangusan ka? Kung kami nilo ho, magsakabit ako ano, makungunong ikaw ang tunga ka, hindi mo palargo. Okay. Sige, sige. Pabuto na to ha, ang mga tabang, itunog sa itong mga naminaw ka ron ha. Sige, salamat kayo. No, manginata na doon ay mo tungol, ginagbayang tabang, alang kang Mr. Dominicio Patilano, taga Dikilaan, gini. Ni Akaro sa Dusibihan, isa ka siya, gihangos siya. Pahuway, saka na siya din eh. Ni ata si Kaupat nga, handa naman. Nga to ang broadcast center. Kung doon ay tunol, palinaw na lang, pabuto na to, ginagbay. Alang ito sa nanginahanglan si Mr. Patilano. Ito, apiki na kita sa oras sa pamparapasunan musunod sa kabinaryang programa makasama. Budapita, ugma pohon. Sa laing bang hiskutan, ugma pohon. Pag sa atong pagtapos, atong balunin ang panultihon. To improve is to change. To be perfect is to change often. Change requires knowledge. Improvement requires wisdom. Sa kalambuan, kinahanglan ang kabaguhan. Alang sa kaimpitan, kinahanglan ang makaranayong kabaguhan. Ang kabaguhan na kinahanglan o kahibalo. Ang kalambuan na kinahanglan o kaalam. Singgit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa. Iligan, kaya natin. Kabaguhan pa rin kamot, paglaom, kaya nato. Kung adunay anomalya o kasaypanan, makitaan, kinahanglan atong pakibatukan o atong badlungin o kurian ang mga igsoon natin ng
kalipitan. Aron ang korupsyon o pagpanglaw ka mapukan o ang katilingban, makabatun o kaangayan o katauhan, mabulahan. At para sigurang ato mga kinsunang empleyado o opisyal sa kagamhanan nga nagbuhat sa katarong o nakalagad na puno sa kaligdong. Vigilantibos, Sidmeng Dormintibos, Yura, Sedunyon. Ang balaon ng tabang na itong mabinentero unit, dili na ito nangatulog sa ilang katungod. Manginlabot kita. Huwag matagpanahon nga dunay issues o masaliran nga muhadla sa katalimban, mangutana kita. Are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa suliran? Mga higala, manamilit na kami o manginaot nga ang Diyos manalangin kaninyo. Daigo ng Diyos! Aleluya! Dagang salamat sa inyong pagpakiuban ka na mo. Hangtod o mapuhon sa samang takna din sa DXIC o IFM, RMN Iligan, Ad Mayorem, Die Gloriam. All for the greater glory of God. Tanan alasan akong kahimayaan sa Diyos. Kasama ninyo sa servisyo publiko, inyong higalang manalaban, Atty. Manny Salibay. O kiniusab, si Rabel Emburong, Patak, RNN, Platyo mo, Nationwide. Dire-direchong mga balita, dire-direchong komentaryo, Rabel Emburong, at Atty. Manny Salibay. Nag-call in sa Straight to the Point. Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilan.